Alright, so dito sa mini artery cowling at mini driving light. Alright. Yo, right mga parikoy. So meron tayong bagong product. Kikita natin, this is mini driving light. And alam natin na isa ito ngayon sa mga sikat na auxiliary light na nilalagay natin sa ating mga motor. Alright, so bukod sa maliit, maliwanag at ang mini driving light, so alam naman natin na meron siya. Siya lang yung auxiliary light na merong kakayahang mag high and low beam. Alright, buksan natin. Alright, so hindi actually ito yung pinakamagandang mini driving light. So since nga, alam din natin na yung mini driving light na ito, kahit alin mang klaseng mini driving light, eh medyo may presyo or may kamahalan. So ang alam ko pagdating sa mini driving light na sa tingin ko may quality at may pangalan, ang alam ko is yung Atom na brand. Alright, so kaya lang it's around yung pinakang unang version nila, pumapalo na sa 3,000 plus. So kaya naisipan ko munang itry itong mini driving light na I don't know. So far, pag tinitingnan ko siya sa box, wala naman siyang brand. So, mini driving light lang. So, titingnan natin. Alright. So, right. So, open muna natin siya and titingnan natin kung ano yung sa kanyang inside the box. So, sa loob ng mini driving light na ito, so meron siya, of course, na dalawang pair na, yeah, ilaw. Alright. Tapos, itong ilaw na ito, so, aywan ko. So, itong mini driving light na ito, so, since nga auxiliary light ito, so, usually, exposed siya sa weather once na i-mount na natin ito sa ating mga motorcycle. So, meaning, so, dapat weatherproof siya or waterproof siya. Alright. So, meron siyang pan sa kanyang likod and then meron siyang wire. Meron siyang bracket and mga bolts and nut. And nice, yung kanyang kasamang mga bolt and nut stainless na. Alright. So, dalawang pair of course na bracket. And meron siya syempre yung driver na magkocontrol doon sa kanyang kuryente. So, since nga LED na ito, so mas matipid na or mas pinababa na yung kanyang wattage. Okay, so yung connection nito, ayan, meron siyang male and female na connector. And kung makikita natin, meron siyang maliit na rubber na nagsiserve as, ito yung nagsiserve as gasket. So para hindi pasukin ng tubig yung kanyang connector or yung kanyang connection. So meron siya dito, makikita kayong maliit na groove. Tapos meron din siya doon nakausli sa loob nito. So yan, ipapag-match lang natin. So para siguradong match yung kanyang mga connection. Then push natin hanggang sumagad. Yan, alright. Tapos ito na, may thread siya, so kailangan nyo lang siyang thread. Ayan, so connected na yung dalawa, yung driver at saka yung kanyang main light. For now, hindi ko muna siya i-coconnect. Okay, alright, so anyways, tatabi muna natin ito. Anyways, ang pag-uusapan natin ngayon ay ito. Okay, so sa aking motor, which is ang aking motorsiklo, ay isang Suzuki Gixxer 150 na carburetor type. Alright, so before, mga 2016 pa siguro, 2020 na ngayon, so naisipan ko na ilagay itong tinatawag na mini artery na headlight or cowling. Okay? So ngayon, 2020, so naisipan ko ulit siyang ibalik dahil dito. Alright, dahil dito sa dalawang mini driving light na ito. Actually, wala na sana akong planong i-connect ito sa aking Gixxer. Dahil nga, ang nangyari dito, yung time na nakakabit ito sa aking motor, ang ilaw na nakakabit dyan, ito. Mga actually na-try ko na yung LED or LED hanggang sa ito yung ginamit ko, yung halogen, yung Osram na brand. Kaya lang dumating tapos yan, kinonvert ko na lang siya doon na merong ganitong tawag dito, H4 ata ang socket na ito. So para isasalpak lang natin doon sa stock na saksakan ng ating connection sa headlight or headlight socket. Okay. So nangyari kasi dito, itong halogen pala na ito, sobrang init pala ang napuproduce nito pagka umaandar na yung motorsiklo natin or pagka ginagamit natin ito or pag naka-on. So ang nangyari, nasunog niya yung dito, yung kanyang reflectorize. Right, so hanggang sa hindi na siya dyan, so natanggal na. So matagal ko nang na-stuck ito. So kaya naman, this time, kaya naman, since nga yung mini driving light, isang auxiliary light, since nga ito yung auxiliary light na merong kakayahang mag-high and low beam. Or may function siya ng high and low.
So naisipan kong from auxiliary light, i-convert natin ta ito main headlight or main bulb nitong ating mini R3 cowling. Alright, so hindi ko na pinakita, actually pinalakihan ko na yung butas dito, yung part na nasunog. Hindi ko na gumamit ako dito ng drill or barena. So hanggang sa ito ay sukat na dito. Ayan. So dyan ko siya naisipan, ilagay na magserve as main bulb na, or siya na yung headlight bulb ng aking mini R3. Ayan. Something like that. Right? So pag tinignan natin dito, ayan. Right. So para siyang naka, anyway, parang simple headlight lang naman siya. So, alright. So okay, ito kasing mini R3. So time na hindi pa ako nagbablog. So actually sumikat sa internet yung paglagay ko nito. Around 2016 nata yun. Sumikat sa internet yung Suki Jixer ko na merong sinalpakan ko nitong mini R3 cowling na ito or headlight na ito. Alright. Anyways, maporma siya kung sa maporma. Ang problema nga lang, pagka kahit anong bulb yung ilagay ko dito sa napakaliit na lamp na ito, wala akong mahanap na maging maganda yung tapo ng kanyang liwanag pagka ginagamit ko na. Since nga siguro dahil masyadong maliit yung kanyang mga reflectorize. So kaya naman kahit anong bulb yung ilagay ko dito, malabo pa rin siya. Hindi mo siya maaasahan into long ride pagka ginamit mo na itong mini R3. So kaya lagi ako nare-required na maglagay ng auxiliary light. So kaya lang ang problema naman kasi pagka laging naka-on yung auxiliary light natin. So laging, alam nyo na laging merong nagagalit na mga nakakasalubong natin. So time by time kailangan mong patayin. So, kaya naman medyo mahirap mag-drive sa gabi kapag ka ito yung gamit ko. So kaya naman alam natin na yung mini driving light hindi nagre-require ng kahit ano pa mang reflectorize. So, dahil nga mini driving light itself kaya niyang magtapo ng napakalayo. Alright, ng rays ng liwanag. And meron siya syempreng kakayahan ng high and low beam function. Alright. Anyway mga parikoy, so gusto ko lang i-share sa inyo yung ginawa kong modification or DIY dito sa aking mini R3. So kung bibilhin mo siya, meron pa siya ditong maliit na visor. Actually until now nakakabit siya sa aking Jixer. Hindi ko siya tinatanggal. Tapos dito na part, pag binili mo ito, wala ito. So ang nangyari dito, sa pinakamalapit sa location ko na fiber shop, tingin ko meron din sa na fiber shops na pinakamalapit sa location mo. Pinagawa ko lang ito, fiber ito actually. Fiber, pinagawa ko siya sa fiber. So kung paano siya naging shape, ayan. So una ginawaan ko ng pattern na karton lang, galing made of karton lang na ginawa ko, tinupi-tupi ko, tapos nilapat ko siya dyan. Tapos yun na yung binasehan nung nagpa-fiber. So yun na yun ang kaya na-come up niya yung ganyan. Alright, so yun lang, gusto ko lang i-share. Tapos dito naman na part, ito din, so gumawa din, wala din ito, hindi rin ito kasama. Kasi pag kinabit mo na ito sa iyong motorcycle, sa iyong, sa mga nakapagkabit na nito, alam nila na itong part na ito masyadong open pagka nilagay na natin ito sa kahit anong klaseng motorcycle. Tapos since nga open dito na part, nakakasilaw yung mga liwanag dyan na galing sa mismong headlight natin or mga park light natin. Tapos hindi rin maganda na nakikita dyan yung mga wire galing doon sa may nandito na part yung speedometer. Alright. So ito yung naisip ko na pantakip doon. So karton lang din yung pinagbasehan ko nito. Ayan. Alright. Tapos dito na part. So, eto. Nandito kasi yung, ayun nga, yung speedometer. So, eto na yung naisip kong pinakamadaling paraan na pang takip pa. And at the same time, pang para hindi mabasa yung loob. Ang tawag ito, interior lang. So, yung interior lang ang nilagay ko dito. Yung pinakamabilis at madaling paraan. Tapos dito naman na part, makikita nyo itong bracket na ito. Ito lang yung usual na mga aluminum bracket na nabibili natin sa motorcycle shop. Actually, straight siya pag binili nyo. So, binend ko na lang siya. Ganyan. So, like that. Kung mapapansin nyo, same ito doon sa ating stock na headlight. So, merong ganyan. So para kasi kung mapapansin niyo pag tinanggal na yung ating stock na headlight, meron siyang ganyan na doon natin i-mount yung pag minamount na natin yung ating stock na headlight. So yun na rin din. Yun na rin lang din ang ginaya ko. Okay, so very simple lang. Simple as that. All right. Ito kasing mini R3, hindi siya ka-quality talaga yung pagka-plastic niya. Hindi ganoon siya ka-kwalidad. Hindi talaga siya hindi siya quality. So kaya naman dito na part kung makikita kayo meron siya dyan butas kasi pag kinakabit ko na ito sa motor ko or sa Jixer, dyan, isa dyan yung mga bolt pumapasok. So kaya naman yan, pinadoblehan ko yan ng dito na part, pinaglagyan ko pa rin siya dyan ng fiber so para maging matibay yan na part since nga may bolt yung napapasok. So magkabilaan yan. Alright. So alright, yun lang mga parikoy. So
masyado yata marami akong pinagsasabi. Okay, so this time ang topic natin is papaano ko ito imamount dito sa Mini R3 cowling na ito. Itong Mini R3, pareho pala mini. Alright, so dito sa Mini R3 cowling at mini driving light. Alright. Okay, simulan na natin. So right mga parekoy, so ito yan, dito ko siya ipapasok. Actually, nahirapan ako mag-isip kung papaanong lock yung gagawin ko dito. Anyways, nakapag-come up na ako ng idea kung papaano siya. Anyway, itong gagawin ko ay hindi ko sigurado kung 100% mag-work. So actually, trial version lang ito. So, para sa akin, huwag nyo munang gagayahin kung may plano kayo since nga hindi ko pa sigurado kung talagang ito ay mag-work 100%. So okay, so ang naisipan kong paraan para ito ma-mount ko dito, so ito yung naisip ko. Gagamit na lang ako nitong sealant. Alright, itong sealant na ito usual na ginagamit sa mga construction. So dahil yung asabi ko sa mga vlog ko na ang work ko po ay sa isang construction. So kaya naman hindi na alis yung mga construction materials dito sa aking DIY. And usual din itong ginagamit sa mga paggawaan ng bintana or mga aluminum windows. Alright. Okay, so siya yung naisip ko ditong ipapang dikit or pang lock dito para hindi siya matanggal. And at the same time, yung sealant, maganda siyang pang seal para hindi pasukin ng water. Alright. Anyways, para lumabas pala yung sealant dyan, kailangan mo ng tinatawag na sealant dyan. So far, wala pa ako nun. So kaya, gagamit tayo ng isang malupet na improvise, which is mart. Alright. So actually, yung sealant gun, tinutulak lang naman niya ito dito para lumabas dito yung sealant. So kaya naman, manually, itutulak ko lang siya, ipupush. So, magkoconcentrate muna ako mga parekoy. Alright. So siguro tatanggalin ko muna ito. And then, not sure kung talagang mag-work ito, kaya sa mga gustong gayahin, antayin nyo muna yung next na review ko dito after a month kung hindi talaga, especially umiinit yung ating mini driving light. So I'm not sure kung pag init nito is kaya niyang tunawin yung sealant na yan. Pero so far pag ginagamit namin yan sa construction, hindi siya kayang tunawin ng mga mild lang na init, no? Alright. So kakamayin ko na to. Alright. Isa pa pala sa hindi ako sigurado kung paano ang position nito. Kung alin ba dito yung high. Pero, alright. So, since ang problema, wala akong pang testing. Hindi ko pa siya actually nata-testing. So, okay. So, siguro naman, since nasa baba ito, so, usual niyang position pagka kinabit mo na siya is ganyan siya. Nasa ilalim ito. So, siguro naman, sana tama ako. Yan naman, ikakabit ko siya ng ganyan. Tingnan natin sa loob. Ay! Oh my god, ang pangit. Alright. Tanggal. Pangit, uy. Pangit ng kinalabasan. Pumasok yung sealant doon sa ating reflectorize at nakikita siya doon sa loob. Kaya, tanggalin natin. Siguro ko, ipasok ko na muna ito bago ko lalagyan ng sealant. Alright. And take a look. Ayan, much better. Okay. Tapos saka natin siya isisilant ulit. Okay. So, hindi na natin uulitin yung ating pagkakamali. Alright. So, insert ko na siya dyan and then lalagyan na natin ng sealant. Alright. Alright mga parikoy. So ayan, naisealant ko na yung ating mini driving headlight. So okay, so far ito yung pinaka naisip kong paraan para or mas madali para sa akin para may install ko yung aking mini driving light into a mini cowling headlight. So kung meron kayong much better na paraan kung paano natin ito may mamount, comment nyo lang sa baba. Alright. So ang next step natin is ito. Ika-cable management natin itong mga wires na ito. Kung paano natin siya, you know, itatago dito sa ating mini R3 cowling.
So first na naisip ko, itong drivers, itong driver niya dalawa, didikit ko siya dito. So ito lang yung nakita ko dito na location na pwede niyang pagtaguan. And para maidikit ko siya dyan ng pinakamalapit, alright. So meron ako ditong double adhesive tape, alright. So isa ito sa pinakamalapit na double adhesive tape sa balat ng lupa, alright. So ang brand nito ay 3M. So alam naman natin yan na hindi ka mabibigo pagdating sa mga dikitan. 3M na brand, alright. Kaya naman siya yung ilalagay ko dyan. Yung ididikit ko dito. Gamit ang pinakamalupit na blade. Dorco brand, alright. So ikakat ko na siya dyan. Yun. And then, yung isa naman. Tapos cut. Alright. So right, pisil-pisilin, i-push ng i-push hanggang sa dumikit. Alright. Okay, and then after that, pag sigurado nakadikit na siya, tatanggalin natin yung ganyang another side. Yun. Alright. Tapos, sabi ko kanina, dito ko siya ilalagay. Make sure lang na yung pagdidikitan nyo ng 3M adhesive is dapat malinis, no? So wala dapat ng bakas ng mga oil or kahit ano pa mang posibleng dumi na pwede mag-cause para hindi dumikit yung ating 3M adhesive. Alright. Okay, push lang natin siya ng ganyan. Tapos, push nang i-push. Right, mga parikoy. Done na. So, okay mga parikoy. So, ang next step natin is i-coconnect na natin yung mga wires dito sa ating mini driving light. Kaya lang, as of now, hindi ko pa siya gagawa. So, aantayin ko munang matuyo ito. Then proceed, saka ako magpo-proceed sa next step. Alright. So as of now, ayan na muna. Alright.